Kamusta sa inyo mga otaku, weebs and normies? Kids here. On today's video, pag-uusapan natin ang isang anime series na malamang hindi mo pa napapanood. Ang anime na tinutukoy ko ay walang iba kundi ang Saint Young Men. Pero bago natin pag-usapan ng mga yan, roll the intro. Seinto Onisan or sa English title ay Saint Young Men ay isang original manga series na nilikha ni Hikaru Nakamura. Una itong naserialize sa Kodansha's monthly seinen manga magazine noong September 22, 2006. Na di kalaunan nagkaroon din ng sariling anime adaptation noong December 3, 2012 na meron lamang 2 episodes at isang movie. So basically, ang story ng anime series ng Saint Young Men is about kay Jesus Christ and Gautama Buddha na kung saan pumunta sila ng Japan para magbakasyon at mangupahan sa Tachikawa sa lungsod ng Tokyo at ma-experience ang buhay ng isang tipikal na ordinaryong tao. At hanggat maaari, kailangan hindi nila ipakita ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Sa totoo lang, noong una kong nakita ang trailer nito, nagulat ako syempre. Kilalang figure sa magkaiba at malaking religious organization sina Jesus and Buddha. Tapos ginawa nila ng anime? In what kind of story? Until nung napanood ko yung 2 episodes and 1 movie. Just a reminder lang ha, kung ano man ang pinaniniwalaan mo, wala kang reason para ma-offend sa anime na to. Okay? Klaro ba tayo dun? This is just for entertainment and at the same time, comedy ang genre ng anime na to. Sakyan mo na lang yung mga jokes nila. So ayun na nga, napakasimple lang naman ang story ng Saint Young Men. Susubaybayan mo lang naman ang buhay ni Jesus at Buddha sa kanilang ordinaryong buhay bilang isang ordinaryong tao to the point na napagkakamalan silang mga foreigner at si Jesus e si Johnny Depp. Johnny Depp! Yabay, geki ni! Chou Johnny Depp ni niteru te iwarechatta! Excuse me? Nakakatawa ang anime series na to at kahit sinong manood ay makaka-relate sa mga jokes nila. Buddha yo. Sono hen de iin janai? Mou juubun da to omou kedo. Demo, chotto matte. Nani ka ima, uchuu no shinri ni mata ippo chikazuku kotae ga wakari sou na ki ga shitete. Dakara sore ijou utarecha dame da tte itteru no! Makikita mo rin kung paano silang mag-struggle sa kanilang mga daily lives bilang isang ordinary person. In a comedic way, syempre. Sa totoo lang, maganda ang pinapahiwatig ng anime series ito sa atin. Ano yun? Although magkaiba kayo ng religion, hindi yun reason para hindi kayo maging magkasundo. Mas maganda kung mag-share kayo ng idea and showing some respect sa isa't isa. Napakaganda ng anime na to be honest. Napaka-peaceful niya panoorin. At the same time, maganda yung animation. Usually yung mga jokes and puns nila ay based mismo sa kanilang religion. Aside from Gintama and Nichijou, isa na ito sa mga comedy anime series na highly recommended ko na panoorin nyo. Lalo na kung naghahanap pa ngayon ng comedy genre anime series. And that is for today's video. Hope you guys enjoy watching it. And as always, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Ikuzo!